Showbiz fanatics, narito na ang pinakamatindi na pag-amin ni Mr. Daniel Padilla sa kanyang interview pagkatapos po ng kanyang contract signing with Mr. MJ Felipe. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Siyempre, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay kay Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Maraming maraming salamat po. And for today's video, ito na nga pag-usapan po natin kasi pagkatapos pong pumirma o yung contract signing ni Mr. Daniel Padilla ay talagang ang mga tao talaga. Lahat po ng sasabihin, lahat ng ilalabas ng mga kapwa, mga artista, ay may kanya-kanya po tayong interpretasyon. Kasi kahapon po, kung matatandaan ninyo, ay naglabas po ng statement, naglabas ng pasasalamat at inilabas ng ABS-CBN kung gaano po kabuti itong si Mr. Daniel. Kasi sabihin na natin na nagkaroon po siya ng problema, nagkaroon po siya ng parang cheating issue na hindi naman po napatunayan. Pero aside from that, hindi pa rin naman po doon natatapos ang buhay ni Daniel. Ipinakita po dito sa contract signing kung gaano kadami yung tinutulungan ng isang Daniel Padilla. For 15 years po sa showbiz, ay nagigive back din pala siya sa ibang tao na hindi alam ng ilang mga fans, ba? Diba? Sino bang nakakaalam na si Daniel pala ay may sarili po siyang tinutulungan mga foundations at tumutulong sa mga iba't ibang klase ng tao na hindi na kayang ibalik yung tulong na naibigay niya. So isang bagay yun na talagang hinangaan kay Daniel Padilla. Pero kahapon nga, habang sila iya, pagkatapos po ng kanilang pagpirma ng contract signing, ay naka-schedule na rin na magkakaroon siya ng one-on-one with Mr. MJ Felipe para po sagutin ng ilan sa mga katanungan. So, aside from that, is you need to read between the lines of Daniel kung ano po yung mga sinabi niya, no? So, sabi niya po sa isang interview at inilabas ng Bandera Showbiz Chika Balita last Feb 13, 2024, kahapo, or kani-kanina lang. And sabi dyan, si Daniel Padilla di umano, noong mga panahon na ang gugulo nyo, sabi niya, ako ay nanahimik at namundok. Yun po yung kanyang sinabi. Ako ay ding to them na mundok ang kapamilya actor na si Daniel Padilla noong kasagsagan ng kontrobersya sa paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Nagdesisyon si DJ na pansamantala munang lumayo at sa gulo at ingay ng showbiz nito mga nakaraang buwan para na rin sa ikatatahimik ng kanyang puso at ng kanyang isipan. Nakuwento ng binata tungkol nga sa mga ganapan sa buhay niya na pagkatapos ng kanyang kontrak, signing ng ABS-CBN last Feb 12, kabilang na nga riyan ang pamumundok niya kasama ang mga kapatid. Noong mga panahon na ang gugulo nyo, ako ay nanahimik na mundok muna kasama ko ang mga kapatid ko, sabi po ng pahayag ng ex-boyfriend ni Catherine Bernardo. Sabi niya, just go ahead the best time, lumayo lang muna ako sa harap ng camera, you know? It's work, I have friends in my work, but this is not my life, pagbabahagi pa ng aktor. Dugtong pa niya, malaki ang mundo ko sa labas din ng industriya, yun ang nagpaparamdam sa akin na tao pa rin ako, at hindi ako pwedeng lumayo doon, sabi niya. Nagpasalamat din ng binata sa kanya mga kapatid dahil sa talagang naglaan ng oras at panahon sa mga oras na para samahan siya sa pagtira sa bundok. Aba, talagang tumira pala kalagat siya sa bundok. Nauna rito, pinasalamatan din ni DJ si Catherine sa ilang taong pagsasama nila bilang magkarelasyon at magka-love team. Tapos sabi po ng ilang mga showbiz or sa mga bashers ni Daniel na hindi raw nakitaan ng remorse itong si Daniel dun po sa paghingi niya ng sorry at pagpasasalamat niya dito po kay Catherine, ano? Kasi kung tutuusin naman, na-judge na po ng gusto si Daniel eh. So ano pa bang gusto ng mga bashers, diba? Hindi ko manilimutan si Catherine, maraming salamat. Sa maraming taon na pinagsamahan, hindi ko mawawala sa puso ko ang memory sa pang ating adventures at journey na pinagsamahan. Thank you very much, sabi ni DJ. Ito naman ang message niya sa kanya mga taga-suporta. I'm just very truly grateful sa tiwala at pagmamahal sa mga fans sa wala akong hinihiling
o just thankful to you. I get random messages kasamang positive, negative messages. Magkakasama yan and I truly appreciate that it makes me human. So thank you very much. Yung mga mensahe nyo ay masakit man, totoo, at yung iba nagbibigay ng positive messages, ang sarap sa puso ko, alam nyo? Lang ang dami ko rin natutunan sa inyo, sabi po ng aktor. November last year nang aminin ni na Daniel at Catherine na tinapos na nila ang kanilang relasyon na tumagal din ng mahigit isang dekada. Do pagkatapos nga ng lahat ng ito ay magsisimula na nga po yung mga projects ni Mr. Daniel Padilla hiwalay sa mga proyekto ni Miss Catherine Bernardo na bagay na nirequest talaga ni Catherine na kung maaari ay hindi muna sila magsama. Pero isa sa mga talagang ikinagulat ni Daniel dahil may nabanggit po kasi si Miss Cory Bidanes na kung saan gagawa din siya ng long teleserye sa ABS-CBN at yun po yung aabangan natin kung sino po yung magiging kapareha niya, kung si Catherine pa rin ba or ibang girls. Pero sa ngayon hindi pa kasi yun ang focus ngayon ni Daniel, so abangan natin ang ilang pang updates. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers at mga legit na nagmamahal kay Daniel Padilla at kay Catherine Bernardo. So this is bad and this is positive and negative comments. Halo po yan. As much as possible, gusto kong basahin lahat ng comment nyo kaso masyado ng mahaba. Sabi ni Rosario Lim, sana mag-bad pa na ng tuluyan. Nagrolo ko kasi ng cheater ka. Sana humingi ka mang tawad kay Kat. Madami millions of fans na nagalit sa'yo sa ginawa mo kay Kat. Ayan. So, alam nyo po, marami po sa mga Katniel fans ang nag-aantay na magbanggit ng apology itong si Mr. Daniel. Pero yung inaasahan natin, diba, at least hindi niya nakalimutan si Catherine na pasalamatan for the longest year, for the decade na sila'y magkasama, diba? Umaga, tine-treasure niya pa rin yung mga times na yon. Another comment, sabi ni Reynante Dimakutak. Sabi niya, di naman pinapakialaman si Dij. Ngayon, pareho na silang nananahimik, ha? At least si Dij nag-thank you kay Kat. Pero di ibig sabihin na hindi siya pinapatahimik, Dij. Nakamupo na ang pamilya. Ayun. So ito na nga po, no, dahil talagang marami nga po talagang medyo natuwa doon po sa kanyang pasasalamat kasi nga naalala niya si Kat for the longest time at hindi natin inaasahan na sasabihin niya yung pinakahuli, no. Yan talaga yung pinakahuli niyang sinabi na talagang inabangan ang lahat. And sabi naman ng isang user, tama na, ayaw na nga ng kay Catherine eh. Kaya nga naghahanap na ng iba, no? Huwag niya ipilit. Pag naghanap naman, magagalit kayo. Kung ano na naman sasabihin niyo, ayaw na, please, huwag niya na ipilit pa, ha? Ayan, sabi naman ng isang user, dito po sa atin pong, dito sa comment section. True po yan, ano? Kasi sa ngayon, according to DJ, ayaw niya muna raw ilaan yung oras niya sa mga babae. Ang tanging the worst, ang focus na ngayon yung family niya na neglect niya for the longest years kasi lagi niya kasama si Kat, ano? Which is very true, ganun talaga. Pati si Kat din naman, ganun din ang nangyari sa kanya. Parang mas umikot yung mundo niya kay Daniel. Sabi naman ni I'm Pabidesem. Yun, sorry at thank you, Speck. Kasi nga, tao nagsisisi. Makita mo sa face the way he talk, I don't trust. Ayan. So, hindi naman niya makitaan ang sincerity. Di umano itong si Daniel. At katulad naman din ang sinabi po ng isa pang user, sabi niya, ng isang user, congrats DJ, pray lang DJ, God is good all the time, always be humble and gentleman, waiting for coming. Ayan, so ito po yung kanyang sinabi, ano. At, totoo naman, diba, na sa lahat ng mga nangyayari kay DJ ngayon, the only thing that he really need to do is to be humble and gentle sa lahat ng mga pambabash, diba, sa lahat. Sabi naman ng isang user, yun, parehas lang. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!